guys! Welcome back to my YouTube channel! So, for today's video, bali pag-uusapan po natin ngayon yung about sa varicose veins and spider veins. So, kung interesado ka sa video ito, please watch the... Welcome to Cybud's Vlog! Kung bago ka pa sa aking channel, huwag mong kakalimutan mag-like, subscribe, then click the bell buttons para updated ka sa aking mga gagawing videos. So, ayun, umpisahan na po natin, no? Varicose veins and spider veins. Saan nga ba nakukuha itong varicose veins and spider veins? At paano nga ba natin puksain itong sakit na ito? So, bali ang una natin tatalakayin ay yung varicose veins. Varicose veins, ito po yung twisted veins that you can see that under your skin. Ito po yung mga ugat na malalaking ugat na bumubukol doon sa likod na parte ng ating binte. Or ta natin siya sa part ng ating mga paa. So, ito nga yung guys yung mga kulay blue, dark green, dark purple. Ito po yun, ito, yan. Yan po yung varicose veins na tinatawag. So, saan nga ba natin nakukuha yung varicose veins na yan? So, nakukuha po natin yan sa pagtagal ng nakatayo or sa paglakad-lakad. So, yung napapagod yung mga binti natin. Yung halimbawa, nakatayo ka sa maghapon ng about 8 hours or 5 hours, yun, bali dyan natin nakukuha yan. Pagbuntis yung isang tao, so tayong mga nanay, no, bali, hindi po natin may iwasan yun kapag tayo ay buntis. Kusa talagang tumutubo yung mga sumpa na yan sa ating mga binte. So, ayun, no. Bali, spider veins. Ito naman yung mga maninipis na ugat na tumutubo din dyan sa part ng legs natin or dito sa mga mukha natin or dito sa may mga tuhod. Yan po yung sobrang nipis na ugat na hindi po siya bumibikil. Yan, ito po, ito. Yan. Yan po yung spider veins. So, yun nga po, yung napapagod yung binti natin, yung nakatayo tayo ng matagal, yung pauli-uli tayo, or yung pagod tayo, tapos babasain natin agad yung ating mga binte, yung hindi nakakapagpahinga, yun. Doon po natin nakukuha yung mga varicose veins at spider veins. So, bali sa video ito, meron po akong i-share sa inyo na natural remedies para mawala yung spider veins or yung varicose veins na yon. Hindi naman siya agad-agad mawawala, pero mababawasan. Kumbaga parang malaking-malaki tapos pupunta dun sa paliit ng paliit. Yan, parang ganun. Ewan ko kung anong tawag dun. Basta yun na yun, guys. Siyempre, pag in-apply natin yung remedies na to, hindi naman agad yung parang magic na mawawala agad yun. Siyempre, mag-aantay muna tayo ng mga ilang linggo or ilang months. At least, nababawasan. Kumbaga, nare-remedyohan natin habang maaga pa. Kasi, sa totoo lang, ang hirap nang meron kang varicose veins. Kasi sobrang sakit niya. Ito yung parang kumikirot-kirot. Yun na yun, parang kumikirot-kirot. Basta ang hirap pag meron ito. Siyempre, parang katulad nating mga babae, parang nakakawala siya ng confident, di ba? Halim, hindi tayo makapag-short na maiksi, or hindi tayo makapag-dress na maiksi. Kasi nga, nakakahiya, kasi meron tayong mga varicose veins, or spider veins. So, ibibigay ko na yung tips na to. Alam ko na atat na kayo, no? At talagang ito yung inaabangan ninyo. Sasabihin nyo, napakadaldal ko na. So, ang unang remedies ay ito, kamatis. So, para po dun sa mga varicose veins, yung sa mga malalaking veins, bali red tomato po yung kailangan natin.
So, slice lang po natin yung kamatis na ganito kanipis. Ayan. Manipis na manipis. Tapos, halimbawa, nandito po yung varicose veins ninyo. Ang gagawin po ninyo ay itatapal nyo lang tong kamatis dun sa varicose veins. Ayan. Parang ganyan lang po. Tapos, hahayaan lang natin siya ng mga ilang oras dun sa part ng legs natin. So, ganyan. Ganyan po yung gagawin natin. Ayan. Kung pwede, tatian natin eh. Para hindi malaglag o mahulog yung kamatis. Ayan. Ayan. Ganyan lang po yung gagawin natin dun sa varicose veins. Kasi mapapansin mo, yung kamatis ay malamig siya sa... Basta, malamig. Malamig yung kamatis. So, pwede natin siyang ilagay dun sa varicose veins natin. Tapos, para naman po dun sa spider veins, bali, green tomato or green na kamatis yung ilalagay natin dun sa spider veins. So, bali, yun, ganun din po yung gagawin natin. Slice lang po natin na maliit. Ganito din po kalaki at is ganito din po kanipis. Itatapal din po siya natin doon sa ating spider veins. Ayun. So, ayun. Tsaka pangalawang tips, pagising sa umaga, yung walang laman pa yung tiyan natin, bali, kailangan uminom kayo ng mainit na tubig. As in, mainit na tubig. Para gumanda yung daloy ng dugo natin. So, pangatlong tips, bali, halimbawa, nakahiga ka, pwede mong itaas yung paa mo doon sa, basta mas mataas doon sa ulo mo. Halimbawa, kasi kami, naka-double deck kami. So, ang ginagawa ko, yung paa ko, nakataas doon sa may double deck. Tuwing nakahiga kami. Yan, ganyan ang ginagawa. Yung ginagawa ko. So, I'm proud to say that wala po akong varicose. Yan. Kahit na mother na po tayo or may dalawa na po tayong kids or ilan na pong kids natin, huwag po nating hahayaan na puksain tayo ng varicose veins na yan. So, ayan lang po. Sana po nakatulong po sa inyo yung video na to. At sana nagustuhan po ninyo yung video na to. So, don't forget to like, subscribe, and then click the bell button para updated ka sa aking mga gagawing video. So, for now, yan lang po yung topic natin. Bye! Thank you for watching!